puro ano na, puro carry na. Oh, puro carry na lang, puro mages, puro magic, mga ganun-ganun. Tapos yung ano, yung parang isang carry, magsusudo tank build na lang, ganon. Oo. Kunyari, eh, ano na lang, kunyari Athena shield na lang. Kumbaga malachooks ang galawan. Oo. Malachooks TV. And ano, Layla tank, pwede gawin yun. Pwede rin. Anong ito? Ito yung nakakataka, yung Bren Esports mismo, nagtanggal ng Sylvana. Ah, so ibig sabihin, hindi na, wala na silang kukuning tank? Baka. Ever, kasi kompleto na sila. Oo, pero magandang option din naman yung para sa Tenacious Gaming Frost. They could have taken it if it was still available dito sa second banning phase. But I feel like for 10S, kung kukunin talaga nila sa yung Sylvana, kung nasa utak nila, dapat kinuha na nila. Kanina bago pa. Bago mag-ban. Imbis na yung Lunox, then yung Lunox, pinili na lang sa dulo. Oh. Yeah. Probably. Mataas ang probability na if ever Sylvana maging setup hero dito for Cyber of Tens Gaming Pros. But okay. Look at the respect. Medyo hindi ko trip yung ban, Kuya Reptar. I don't like the Harley ban dito ng 10S Gaming Pros. Parang natakot. Oh. Bigla, I know na respect yan. Pero I think wala nang plano mag-Harley ang Bren Esports dito eh. Oo, oh, mag-assassin na yan. Parang, most likely. Parang na-bait ata sila ni Kuya Dax eh. Oo. Oh, oh. Oh my, 10S. Okay! No. Nice. A moment of silence. A moment of silence. Kailangan natin ng 10 segundong tahimikan, Kuya Reptar. Okay. Nung pinili na yung Lancelot. Magbibilang ako. Naku po! Ay, sabi ko nga ba, walang tank! Farsa. No tank lineup. No tank the lineup. The Farsa comes in. Taka, yung 10 segundo, gawin nating 15 seconds. Ito na, 15 seconds. Okay, mga kaibigan, 15 segundos nakatahimikan para sa naging lineup dito na pinili ng Bren Esports laban sa 10S Gaming Frost. Bakit? Pinili ang Savage Lancelot at pinili ang no tank setup lineup, Reptar. Ang daming tanong, hindi ko masagot. Pero ako kaya ako inalay ko na yung katahimikan ko para sa 10S eh. Parang nararamdaman ko na wala nang kabias-bias, Kuya Reptar. I can feel it based on the lineup. Walang kabias-bias. Who do you think will win, Kuya Rep? Ako, feeling ko, Bren, eh. 15 seconds yun, Rep. 15 seconds na airtime. Baka sabihin sa'yo ng Gaming Frost, anong 15S? 10S. 10S lang. 10S lang. 10S lang. 10S lang. 10S. Pero kasi nung nakita natin yung Lancelot, nag-reactan parang, ha? Huh? Oh, no. Oh, wala na. Di naman ako yung kakayay. Parang feeling ko, kung ikay nanonood ngayon sa television, nung pagkapili ng Lancelot ni Kuya Carl TZ, kumbaga nilista mo na. Nilista mo na sa karindiriya. Sulat na. Nag-iba din yung mga pati sila nilista. Nalista na rin nila Leo. Pati sina Leo, nag-iba na rin. Oo. Nilista na yung ano eh. Ako, Reptar, ililista ko na. 2021. Tapos yung binabanggit mong huwag na pumili ng Joe. Pinili pa ng tennis. Pinili pa nila yung Joe. Ayoko na, Kuya Reptar. I don't like it for tennis. Pero yun lang. Okay. I'm hoping for the best for Japan right now. Mm. Pero ang nais ko sabihin dito, nakuha kasi ng Bren ang fave picks nila. Sobrang okay. Favorable to para sa Bren, para sa akin. For me though, the counter for 10S Gaming Frost is a good thing na na-pick up sila ng dalawang execute. Oh. They won't be, hindi sila makakuha ng maraming burst damage, pero makakatulong yan sa pag-finish off sa mga miyembro ng Bren Esports. And alam naman natin na mga mages and most of the lineup of Bren Esports hindi naman masyado makunat. So, damage mo lang konti, maybe for a few seconds, execute, makukuha mo na. Carl TZ already able to secure that purple buff there. And now, Bren Esports, yung no-tank lineup nila, dalawang pull yourself together ang kinuha nila.
para sa Matilda, para sa Kaja. So mabilis yung access nila first sa kanilang spells. The flicker for the Kaja, makaka-pick off siya, makaka-initiate siya, makakahatak siya na palayo. And then of course, yung Matilda with the Purify. Pero yung access mo dun sa ultimates nung dalawa na yon ang makakatulong sa pagbomba ng mga skills, sa mga pick offs ng magic damage dun sa mga miyembro ng 10S Gaming Cross. Parang ito ba yung mga mages na nagiging pseudo tank, mga tank mages, sobrang hybrid nitong ginagawa nila. At mukhang ito na nga yung setup. And there you go, like what you've said, Rip. Dito papasok yung tempo. Kaja, Lancelot, ang bilis nyong makakuha ng burst dito. Tapos meron pa kayong support ng isang Matilda. Paano ngayon gagala si Papa? Paano ngayon gagala si Peko? Nasa kanila yung execute ngayon, pero wala silang napapatay kagad at level 1. It's gonna be a decision para sa 10S Gaming Frost. Sino bang mas tutulungan natin? Tutulungan ba natin yung Benedetta, si Papa dun sa top lane para makalaya siya, para makaikot siya, then si yung maiiwan na lang si Ribo dun sa lane with the Farsa? Or tutulungan ba natin si Peko para makaikot siya and posible makasetup gamit ang Raging Sandstorm? Nalito na sila. Nalito na, mga kaibigan. Ang 10S Gaming, kung sino ba ang makakanilang tatargeted dahil nandito na ang squad ng Bren. Papa ang una magiging main target dito, pero si Opo yan! Inubuhan dito ng mga Feathered Airstrike ni kaibigang Ribo habang si Sepnea ay nawala na. Peko, tumatakbo na din. At nako, nararamdaman mo na ba ang nararamdaman ko, Reptar? Konting-konti lang, Manjin. Mas hyper ka sa akin ngayon, pero mukhang gumagana nga ang no-tank lineup dito ng Bren Esports. Feeling ko, alam ko, medyo takot lang ako kasi there are posible magkamali dito ang Bren Esports. Ayoko mag-premature celebration dito. Totoo. Magsasaya ako pag nakita ko na mapabasag yung base ng Bren. Pagtapos na. Kumbaga naninigurado ka lang kasi kumbaga sasabon, yung 99.9, meron pa rin 0.1 chance. Tama yun. Chance is chance. Percent is percent. Oo. Pero let's see kung kaya ba yung magamit ng 10S Gaming Frost Rep. Kasi, again, ikaw yung nagsabi eh. Malilito na ngayon sila kung sino ba yung magiging main target. Sinabi mo na to, it's going to be hard for the squad even get a pick. To even get a kill. Wala silang ma-initiate ngayon. Parang wala rin silang main source of initiate. Well, kay Peko. Pero kasi yung Khalid, parang hindi yan yung type ng Akai. Hindi yan yung type ng Sylvana na bigla ang initiation. So ngayon, nag-agree ako sa sinabi mo. Na parang, sobrang hirap nito para sa 10S kung makakuha sila ng kill. At mukhang ayan pa nga! Ooh! Carl Tease! The Wonder Kid, kailangan niya tumakbo kasi malapit na dito sila Joseph, Nea, and si Obu yan. Pero hindi sila lalaban. Lumalapit nga si Carl Tizzy, umiiwas ang 10S Gaming Frost. Oh. 4-0, ladies and gentlemen. Yun na yun. Rep, kung ikaw ang nasa posisyon ngayon ng 10S Gaming Frost, I know na malulungkot ka dahil wala silang makuha talaga. Ang hirap. Nilalagay ko ang sarili ko sa posisyon nila pero talagang talo pa nito yung pag-akit mo ng Mount Everest sa hirap eh. And yung masasabi ko lang sa 10S Gaming Frost, tama yung mga ginagawa, yung mga ganito. They're rotating well enough. Oo. Yung rotation nila nandun. Pero there's something about sa templa ngayon ng Bren Esports na nahirap. Tingnan mo si Sepnea, pumasok sa lumipat na ng team. Lumipat na ng team si Sepnea. I belong to the Philippines. Pew, teammate mo na yan, team. Pwede na yan, Sepnea. Sabi ni Pew dito, teka Sepnea, lima lang kasi yung pwede. Oo, bawal. Bawal isa eh. Kung pwede lang mag 8 man, may 7 man at saka may 6 man pa kami, si EJ at si Coco. Sobra-sobra na. Grabe. And there you go, Bren Esports. Pinasabog na ang mga mukha. Mga kaibigan dito ng 10S Gaming Frost. Plus, they will get that free turtle. And it's looking like a one-sided game, Reptar. Ang bilis, ang access ng mga battle spells and yung pagbalik. Actually, hindi pa nga sila namatay, sila Few. And sila Lusty. The access to the ultimates, the flickers, man. The double, pull yourself together na nilagay sa Matilda and sa Kaja. Lusty, yung ano niya eh. Yung Divine Judgment niya, naging defensive. Oo. Na maghihintay siya na may pumapasok sa 10S. Yeah. Nalalock in niya kagad. Ang latigo, mga kaibigan.
Malajego, Latigo. Ito na, sinipa na si Flap TC. Ang lapu-lapu. Pero naku, si Sepneya kanina ka pa. O, ito si Papa! Si Papa! Si Papa! Susubukan ni Papa! Kaya ba? Si Oboyan ata mamamatay dito as Panis. You will try to get him. Carl TC also with a double kill. Ilista nyo na sa karinderya ni Aling Nena. Bren Esports 9-0. Nako, napakahirap na nito kung ikaw talaga ang TNS Kuya Reptar. Oo, pero ang TNS Gaming Frost, tama yung ginagawa nila. Alam nila na babawasan sila. Hindi pa sila nakakakuha ng kills dito. Pero again, the players, the heroes, nagre-respawn yan yung Torre. Hindi, at least nakaka-split push sila. And this is the lineup again for Bren Esports na nag-excel sila with pickoffs and skirmishes, team fights, ganun. Oo. So magro-rotate sila. So sigurado merong isang lane na may iwan. Oo. Yun yung oras ng TNS Gaming Frost na pwede nila gawin is mag-split push katulad ng ginawa ni Beko dun sa top lane. Yeah, I think doon na lang siguro kumakapit. Oo, kumakapit itong, sila dun. Itong TNS Gaming Frost, which is actually yung naging dilemma nila kanina. Nung kalaban nila yung Alter Ego kanina, parang may palag pa talaga dahil nakakapag-depensa sila, nakakuha sila ng mga team fights. Mm-hmm. Pero ngayon, yung game number one nila kanina sa Bren, split push din yung naging puhunan nila. Mm-hmm. Tapos ngayon, parang ganun pa din. And ngayon, talagang chino-choke out ng Bren Esports itong 10S Gaming Frost na parang wala na silang ibang mapuntahan. Rip, wala nang ibang mapuntahan. Pero nagsisplit push pa rin sila. Sabi nila, wag muna tayo mag-team fight. Binigay na nga yung next turtle dito para sa Bren Esports. And habang yon doon si Cartesi nakukuha ng pagong. Si Few naglalaban doon kay Oboyan and Sheena. Hinahabol na dito siya at ay magiging first death. Pero mukhang makakatakas. Hindi! Nakapasok si Papa. Nakabasag ng Torre ang TNS Gaming Frost. So tingnan mo, hindi aray, pa katapos ang laban. Flap Tizzy na iwasan. Yung Mountain Shocker lumalapit. Cartesi spots out Oboyan. Sheena as well. Nahanap pa ni Carl TZ with a monster kill. Pero nakita na natin, TNS Gaming Frost lumalaban pa. Pero si Lasty na huli, si Papa, gamit ang Divine Judgment. Bren Esports. Masyadong maraming nangyari sa laban na yon, Reptar. Pero masasabi ko lang, lugi ang mga samurai. Kung suntukan lang, sabi ni kaibigang Carl TZ. Actually, si Carl TZ na spider sense niya rin eh. Oo nga, parang may tao dito. At ganun ang nangyari. Actually, kaya nagiging magulo ang laban kasi naguguluhan na rin dito ang 10S kung sino ba ang kanila magiging main target. Mm-hmm. Bren Esports right now is playing mind games with 10S Gaming Frost na parabang nilalaro na, hindi naman nilalaro eh, parabang nililito na nila ang 10S kung saan pupunta. Tingnan natin saan sila pupunta. 10S Gaming Frost malapit sa Bren Esports. Carl TZ, pinupokus yung orange box. Si Papa lumalaban sa lalim ng Torre. No fight happens. Pero tignan mo, ginagawa ni Peko yung kailangan niya gawin is mag-split push lang. This is what keeps 10S Gaming Frost in the game kasi alam ng Bren Esports as much as kaya nila mag-team up together para makuha ng pick-offs, para matapos yung laban. Yung sacrifice doon is merong mag-split push sa 10S Gaming Frost. Nataka lang ako na si Peko medyo masyado nag-play safe. Play safe masyado. Kung ako si Peko, basagin mo na yung Torre kahit mapitas ka kasi malayo naman yung lalakarin nila para makabalik doon sa teammates mo eh. Kaso kasi Renmar, hindi rin naman ganoon kadali. Pero mas madali ang natin ang pag-usok ni Double kill! Triple kill! Ginawang mga kwek-kwek mga Maniac! Ang Japan! Carl TZ, pinagtutusok-tusok sila! Isa ba? Ginawang fishbowl sa kanto! Mega Savage! Savage Maniac para kay Carl TZ! You don't give the Lancelot to Kuya Carl, Kuya Reptar lagi! Napanood na natin to nung MPL Season 6! Nope. Parang nag-replay lang! Lancelot ng Pinas, Carl TZ! Welcome to the World Championship! Savage na kaagad! Sabi ng 10S Gaming dito, oh no, oh no, oh no, 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 no. Nadali sila, pinaparampam-pam-pam-pam sila dito ni Kuya Carl TZ. At sinabayan niya sa bayo eh. Sinabayan niya pagtusok eh. Grabe, Carl TZ, mga kaibigan. At parang nilatag yung magic carpet. Nung Bren, nung parang, oh Carl, eto na, hiyahain na namin sila si Peko. Ganun yung ginawa eh. Oh my glove. Ilista nyo na mga kaibigan. Huwag nyo ibigay ang Lancelot sa Pilipinas. I can't believe it nung pinili yung nung na-pick yung Lancelot ni Carl TZ. Yung reaction natin yung, eh. kung nakita nyo lang po reaction namin ni Kuya Reptar, sabay na sabay kami, ha? Wala na. Grabe. Nawala sa utak natin
na yung Lancelot ay open pa pala. Ang dami nating sinabi eh. Oh. Ang dami nating sinabing heroes, mga Benedetta pa. Pero may Lancelot pala, Kuya Rip. May Lancelot pala. Lancelot na wala pang deaths. Enemy turret destroyed sa bottom lane, Bren Esports. Magagawa na ata nila, ma-2-0 na nila. 10S Gaming Frost. Here comes Matic Shocker from 10S. Hindi pa nila mahuli ang mga miyembro ng Bren Esports. Bren, wala nang tore ang 10S. Susubukan na nila tapusin. Here comes the Feathered Airstrike na Divine Judgment dito si Peko. Isa na wala. Apat na lang naiiwan dito sa nasa likod. Si Papa, pero si Papa ang mahuli. Panis, Legendary. Si Cartesi, 13-0-2. Tatlo at na lang ang naiiwan dito. Sevnea, susubukan pa niya. Pero siya pa ang mahuli. Mega kill. Bren Esports, dalawa na lang ang naiiwan dito sa 10S. 9-8-7. Kina-countdown ko pa talaga. Sina, Obuyan. 5-4-3-2-1. Bren Esports nanalo sa series 2-0 laban sa 10S Gaming Frost.